welcome back again dito sa aking YouTube channel. So ngayon guys, wala akong masyadong upload kasi hindi na ako naglalakad ngayon, nagbabike na ako. So mahirap magbike habang nagvo-vlog. So kaya ngayon puro sit down vlog lang tayo guys. At meron na sa ating isang nagtanong dito. Eto, dati pa siyang tinatanong, mayroon alam ko may upload na ako nito about sa salary. Magkano daw ba talaga ang sahod ng isang food service, food counter attendant? So, kasi ako yun, yung food counter attendant. So, ako po, bago ang lahat, ay open work permit. So, dito na ako nag-apply pagdating ko dito. So, parang kasama lang ako ng asawa ko, ni Melvin, papunta dito. Siya yung, food service supervisor yung in-apply niya. Tapos yung nagtanong kung ilan daw yung years ng experience ng asawa ko bago nag-apply dito. Ilang years siya na manager? Alam ko parang 6 years yata or 5 years kalahati siyang manager bago siya nag-apply dito ng food service supervisor. Tapos yung nagtatanong kung magkano daw ba yung sahod ng isang food counter attendant. Ako yun. Yung food counter attendant is, dito na lang kasi ako nag-apply pagdating namin dito. So, doon ako nag-apply sa employer din ni Melvin. At ang sahod ko lang po is 13.75. So, eto na talaga yun ah. Wala nang paligoy-ligoy pa. As in 13.75 yung sahod ko. Dati kasi, nung medyo bago ako, kasi ngayon 6 months na kami. So, nung medyo bago, hindi ako nakakakuha ng 40 hours. Like 32 hours, 34 hours, ganun lang. Pero ngayon, lagi na akong 40 hours. So, parang parehas na kami ni Melvin ng 40 hours. Kaso si Melvin, mas malaki kasi yung rate niya kaysa sa akin. Kasi siya yung nag-apply dito, main applicant siya. So, ako, pag dito ka nag-apply, parang katulad ko, yung lang talagang minimum lang nila na ano, na rate ang binibigay nila. Dito kasi sa Saskatchewan is $13 yung minimum. So, nadagdagan lang ako ng $0.75. So, ang sahod ko ng isang, bi-weekly kasi yung sahod dito. Eto na yun. Sana ano, maliwanagan na si ate na nagtatanong kung magkano daw ba talaga yung sahod. Kasi ang alam ko, may upload na ako dyan. So, siguro hindi pa rin siya naliwanagan. So, eto na yun. Kasama pa ang aking payslip. So, ang sinahod ko nung last, na sahod, ngayong sahod na to, nung Thursday, kasi nung Thursday yung sahuran. Eto. So, nung Thursday, ang sahuran, which is naka 76.5 hours ako. Aha, 76.5 hours times 13.75 equals 1,051.875. Kasi dito, sa trabaho namin, yung mga vacation pay sa dapat kunyari, pag magbabakasyon, sa Kuwait, pag magbabakasyon ka, dun mo makukuha yung vacation pay mo. Dito kasi, isinasama nila sa every salary, kasama yung vacation pay. So, nagbibigay sila ng additional na $65. So, 76.5 times, may overtime tayo na 1 hour and 30 minutes. Kasi dito guys, may share ko lang din, kunyari ang pasok mo ay 8 hours, minus 30 minutes pa yun sa break. Hindi po libre yung break. Parang hindi free. Yung break mo is ileless pa yun sa sasahol mo. So, sa isang araw, mayroon lang akong 7.5 hours. So, sa isang linggo, mayroon akong 33.5 hours. So, sa bi-weekly, sa 2 weeks, mayroon akong 75 hours. Minsan, nakakapag-overtime ako ng isang oras at kalahati. So, katulad ngayon, 76.5 yung sinahod. Yung ano ko, yung oras ko. Ita times natin sa 13.75. 1,051 plus 65 kasi binibigay nila dito yung vacation pay every salary. So, 65 yung natatanggap ko dun. Ileless natin dito yung tax and everything. Lahat kinakaltas nila. 181 yung kinakaltas nila sa akin. So, ang sinasahod ko is 935 to kanina.
1,051 plus 65 less 181. Okay, 935 CAD yung sinasahod ko bi-weekly. So, times 2, i-times natin sa 2 is 1,870. So, ita-times mo yan sa Philippine money, 39 is 72,930. Ito po yung sinasahod ko sa isang buwan. Kaltas na po dito yung kaltas na dito yung ano, yung tax. Yung si binabawas every month. So, mga ganito yung sinasahod ko. Yun, sana naliwanagan kayo. Yung sa akin kasi, dito lang ako nag-apply. So, ang nakukuha lang pag kunyari dito ka, siguro swerte na lang nung iba kung mas ma-above minimum sa kanila. So, yung sa akin kasi is minimum lang talaga. Mayroon lang konting nadagdag na 0.75. So, yun yung sinasahod ng food counter attendant sa McDonald's. Ako yun na, ako lang, i-base ko lang yun sa akin, sa aking ano. Kasi ngayon is nakaka 40 hours na ako a week. So, ilalas pa dun yung ano, yung break na 2 hours and 30 minutes. So, yun na, ipagpalagay mo ng 75 hours ako every 2 weeks, bi-weekly. So, yun yung sinasahod ko. Kasi ganyan yung sahuran dito, guys. Every 2 weeks, sumasahod kayo. Tapos yung break, nililess pa yun sa oras. So, less 30 minutes pa yun every day. So, kung may 40 hours kayo, ililess pa yung sa isang linggo. So, ililess pa yung ano, yung 2.5 hours, 2 hours at kalahati. Tapos, 5 araw ka lang papasok dito. So, 2 days day off. Swerte mo pa lang kung ika-cancel yung day off mo. So, papasok yun as overtime. Pero yung sa akin, walang overtime to, isang oras lang. Kasi palagi akong ganun, minsan may 2 hours akong overtime, minsan may 3 hours, 2 hours, 1 hour, ganun lang yung nagiging overtime ko. Kasi nililess talaga nila yung overtime dito kasi mas malaki yung bayad ng overtime. Kapag naka 40 hours ka a week, so ang bayad mo is times 1.5 yata, parang ganun. Kunyari, ako, pag nag-overtime ako, magiging 20 per hour yung magiging sahod ko. Kaya, inililess talaga nila yun na hindi makapag-overtime. So, yun lang. Yun yung pinakasahod ko as food counter attendant dito sa Saskatchewan. So, ayun guys, thank you so much. Maraming salamat sa mga nanonood. And, yun nga palang si Kuya, may nagtanong sa akin. Kasi ang sahod niya nasa Kuwait ay nasa 700 to 800 KD. So, nasa 140,000 ang sahod niya. Kung gugustuhin pa daw ba niyang mag-Canada, depende sa'yo Kuya. Kasi, ang laki na ng sahod mo eh. So, nasa sa'yo pa rin yan. Pero kung kami kasi ni Melvin, sa sitwasyon namin, kasi depende sa sitwasyon niya, sa sitwasyon namin. Yung case namin kasi ni Melvin, eh, syempre, mas gusto namin pumunta dito kasi mas may chance kami na mas lumaki yung sahod than sa Kuwait. At tsaka syempre, nandito na rin nga yung pamilya ni Melvin. So, depende pa rin sa'yo Kuya. Kasi ang hirap nung i-give up mo, may 140,000 pesos na yung sahod mo sa Kuwait. So, parang mahirap nang i-give up yun kung ikaw lang. So, ano, mahirap. Para sa amin, sige, magstay ka na lang dyan. Kasi nag-comment din naman siya noon na okay na magstay na lang ako dito sa Kuwait kasi may maiipon naman ako. So, ayun, depende pa rin yun sa'yo, Kuya. Pero kasi kung sa mga health insurance, ganun din naman sa Kuwait eh. Mura lang din naman yung mga bayad sa Kuwait kapag nagkasakit ka. So, katulad din dito. Sa Kuwait, walang tax. Dito may tax. So, sa ganung sahod ni Kuya, siguro magstay ka na lang sa Kuwait. Charot. Depende pa rin sa'yo yan, syempre. So, ayun lang guys. Thank you so much. Maraming salamat. Pasensya na kayo kasi andito na naman tayo sa bahay. Dito na naman ako nag-vlog kasi wala na akong chance makapag-vlog sa kalsada kasi nga nagba-bike na ako. So ayaw kong mag-bike nang nagva-vlog kasi mahirap. Pero na lang kung gagamitin ko yung GoPro kaso mahangin. So pangit din yung magiging quality ng boses at magulo kung gagamitin ko rin yung GoPro. So ayun lang. Thank you so much. Thank you. Bye.